Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito tayo ngayon para muling magulay-gulay ng salita ng Diyos. Amen. Awitan mo din natin ang Panginoon. Morning! Sa oras na ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ang ano po natin ay paano po tayo magbasa ng salita ng Panginoon? Sino po sa inyo yung nagbabasa na ng Word of God? No? Ang ano natin ay isang tip sa bawat umaga na pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Ano ba yung dapat na step, no, sa pagbubulay-bulay natin ng Word of God? Mahalaga ba ang Word of God sa buhay natin? So, napakahalaga po ng Word of God sa tagumpay ng buhay natin, no? Kasi sabi dito sa Joshua,
no, chapter 1 verse 8 and 9, sabi diyan, no, ito yung pagbubulay-bulay natin ngayon pa sa good example, and mas maganda na mapagbulay-bulayan natin ito para ma-challenge tayo kung hindi pa tayo nagbabasa ng Word of God, no. Kung wala kang Bible sa bahay nyo, mayroon kang cellphone, di ba, ay mag-upload ka sa cellphone mo ng Bible, no. O kung gusto nyo naman, mag-build tayo ng Bible para sa inyo, no. So yun po. At ito po, Joshua chapter 1 verse 89, sabi diyan, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kasulatan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ang mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo ito palagi, ang bilin ko sa iyo, sa verse 9 na po to, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sasa iyo kahit saan ka. Verse 9 ng Joshua chapter 1, no, sabi diyan, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon. Amen. Ito yung maganda po na salita ng Panginoon sa atin na talagang dapat panghawakan natin. Amen. Kasi po, bakit kailangan natin yung Word of God every day? Kasi po, nakabase po ito yung tagumpay natin sa bawat araw, no? Kung gusto mo ng tagumpay talaga, magtatagumpay sa lakad mo sa bawat araw, hanapin mo yung Word of God, no? Kasi ito yung mag-guide sa'yo. Ano ba yung dapat nating gawin sa buhay? Amen? So, pag nagbulay-bulay ka ng salita ng Panginoon, ano yung mga katanungan na dapat mong ilagay, no, sa iyong kaisipan, no? Kasi marami, di ba, parang nagbabasa lang ng comics, hinahanap yung kasaysayan, hinahanap yung ano, di ba? So, parang baliwala lang. Kasi pag nagbulay-bulay ka ng salita ng Panginoon, kailangan talaga merong mabubuo sa puso at isipan mo na kung ano ito, di ba? Ang unang-una, sino po yung nagsasalita doon sa binasa mong Word of God, di ba? O ito ba'y salita ng prophet? Ito ba'y salita ng Panginoon, di ba? Ito po yung tinatawag na context, no? Hanapin mo muna yung context kung sino yung nagsasalita. Pangalawa, kung kanino ito naka-address yung salita na to, kung kanino niya ito sinasabi. Amen? Kung kanino niya ito sinasabi, yung context na ito, kung sa mga Israelita o sa mga kalaban ng Israel, di ba? Mga ganun eh. Kasi pa si Lord, pag nagsalita sa mga propeta, ito'y sabihin mo sa kanila, di ba? So, minsan, mga sinasabi ni Lord sa mga king ay kontra kasi nga, hindi maganda yung pamalakad ng king. So, kaya yan, kaya kontra. Pero pag kayong ano ng Panginoon, pag kayong nasunod natin yung salita ng Panginoon, napakaganda, dahil sabi dito na ano, di ba? Dito sa verse na binasa natin, sabi niya, pagbulay-bulayan mo to araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ang ng mabuti, di ba? Kaya nga sabi ito, doon sa ano yung ilagay mo sa ano mo? Ano ang mensahe nito sa akin, no? Tapos kanina mo naka-address, di ba? Kanino naka ano yung ano, kanino sinasabi? Pero ngayon tanungin mo ang Panginoon, Lord, ano ba yung mensahe nito sa akin, no? At pang ano nan, ano yung pwede kong gawin sa nabasa ko, no? Ano yung pwede mong ipagawa sa akin? Amen? So, para, kumbaga sa ano, pumapasok na ito yung personal relationship natin sa Panginoon. Amen? Hindi lang yung nagbabasa ka, kundi may part yung puso mo doon sa binabasa mo, at may part ang Panginoon. Kasi nga, nilalagay mo, ano ba yung mensahe nito sa akin? At ano ba yung dapat kong gawin para maganap ito, 'di ba? Sabi niya, para
matupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito, no? Dahil sabi niya diyan, tuloy natin sa Joshua chapter 1 verse 8, kung gagawin mo ito, uunlad ka. So, yung pala eh, gusto ba ng umunlad? Di ba? Sino ba'y gustong umunlad diyan? Uunlad lang pala tayo. Anong gawin natin? Pagbulay-bulayan lang natin sa salita ng Panginoon at matuparin ito. Amen? Dahil sabi niya, kung gagawin mo ito, sabi ni Lord, ay uunlad ka at magtatagumpay. No? Ano ba yung hinangad mo sa buhay na maganda? So, kung hinangad mo sa buhay na maganda, ay dapat yung hindi kayo nasisira ng iba. Yung wala ka ba, yung sabi ng, ano, ng mga Pilipino na ano ba, nung wala tayong inaapak ang iba, no? Yung bawa, umunlad ka sa buhay, no? Kasi maraming mga taon talagang kita ko yung dati sa probinsya namin. Merong isa doon na umunlad yung buhay niya talaga kasi napakabait niya, kasi napakasipag niya, di ba? So, hindi siya madamot. Pag nagtanim ng kamote yon, ay pagkatapos na siyang tutulong ka lang doon, magano ng kamote, bibigyan ka ng isang sako, di ba? Bawa, pag nag-aararo na yon, kaya magpupulot ka ng kamote, ilalagay niya na yun, lalagay yun sa sako, ipunin yon, lalagay sa sako. No, tulong-tulong lang kami doon, kami mga ano, di ba? Kasi sa amin, pagka walang bigas sa probinsya, maghanap na kami ng mga nag-aani ng mga kamote dyan kasi tutulong-tulong lang kami para meron kaming iuwi na kamote. Yan ang magiging bigas namin. So, yung ano na yon, naalala ko yung tao na yon na talagang tuwang-tuwa ako. Walang una, pagpunta namin doon, nakiipulot kami ng kamote na ganyan. Tapos, nung umuwi na kami, binigyan ako ng isang balde. Halos di ko mabuhat kasi nga, maliit pa ano, mga ano pala ako, mga 10 years old pala ako. So, pag-uwi namin, tuwang-tuwa din yung si nanay ko kasi nga may bit-bit akong ano, kamote, mayroon na kami pagkain, di ba? So, ayun nga, nakita ko yung buhay niya na unti-unting pinapaano ng Panginoon, no? Kasi mapagbigay siya at yun, mayroon ding word of God sa kanyang buhay, no? May mga ano siya na dapat kabutihan yung ginagawa. So, sa atin naman, no, ito naman yung ginagawa natin ng kabutihan para tayo ay, ibig sabihin na tayo ay anak na ng Panginoon. Amen? Tayo ay ligtas na. So, malaki yung bagay po ng kabutihan. Pero hindi naman tayo gagawa ng kabutihan para tayo ay maligtas, no? Kaligtasan po kasi natin tungkol sa ano yan, pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. So, yan po ang pinag-uusapan natin, yung paano magbulay-bulay ng salita ng Panginoon, no? So, kaya ito yung mga question o ito yung mga isip na dapat nating ilagay sa puso natin pag tayo ay nagbasa ng salita ng Panginoon, no? Diba, kagaya nung mga ano lang, kagaya nung nanonood ka lang ng sine, diba? So, nanonood ka lang, pinaano mo lang yung ano na, yung kasaysayan. Pero ang ano po niyan, no, yung minsan natatouch tayo sa mga napapanood natin, lalo na sa mga drama, di ba? Natatouch ka kasi nga inilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon. Lalo na pag napagdadaanan mo yung mga bagay na nangyayari doon sa teleserye, di ba? So, ibig sabihin, kumbaga sa ano, may hugot ka, di ba? Ganun din po itong Word of God, no, na pag nagbasa tayo ng Word of God, dapat po ay isipin natin, no, ano yung ating observation, di ba? Obserbahan natin, nagbabasa tayo, no? Kasi po kung hindi mo naintindihan yung Word of God, siyempre unang-una po, pag nagbasa na tayo ng Word of God, kailangan nating mag-pray. Amen? Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon upang yung knowledge from heaven ay ibibigay sa atin ng Panginoon. At dito natin na hangga't nagbabasa ka ng Word of God, di mo alam, no? Di mo na babantayan katagalan, di mo na babantayan na napaka-close mo na pala kay Lord. Kasi ang sarap kasi ng tao ay na-close sa Panginoon. Alam nyo, sabi itong ano, sabi dun sa verse 9, no? Ang sabi sa verse 9 ng Joshua chapter 1, sabi diyan, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, di ba? Anong bilin ni Lord?
ito, huwag nating kalimutang pagbulay-bulayin yung kanyang salita araw at gabi. Ibig sabihin, araw at gabi na pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Amen? Sabi niya, bakit? Bakit kailangan nating alalahanin to, ang bili ng Panginoon? At sabi niya, magpakatatag ka at magpakatapang. At huwag kang matakot, sabi ng Panginoon, o kaya manghina. No? Kagaya ngayon, mga panahon ng mga pandemic, huwag tayong matakot, huwag tayong panghinaan ng loob. Bakit? Bakit huwag tayong panghinaan ng loob? Ano sabi ng Panginoon dyan? Dahil ako ang inyong Diyos. Grabe, di ba? At sasayo kahit saan ka man pumunta. Kasi po, pag nasaan ang Diyos, nandun, na pagkasama natin ang Diyos, we are very secure. Amen? Kaya, sa mga salita niya nating pinagbulay-bulayan, ay itanong ito yung pwede nating tanungin. No? Ano yung mensahe nito sa akin? Ano yung pwede kong baguhin sa buhay ko? Mayroon ba? O mayroon ba ako na apakang tao? O kaya ano? Diba? Search natin. Kasi ang pagbubulay-bulay po ay ang yung pagharap natin sa Lord. Eh. Kumbaga sa ano, may kausap ka, diba? Na heart to heart. Ganon din po. Ang pagbubulay-bulay natin ng salita ng Panginoon ay heart to heart yan sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakasarap po na sa pagbubulay-bulay natin, ito yung ating ginagawa, yung ino-observe natin yung Word of God, kumbaga sa ano, tinitignan natin, yung kasaysayan niyan sa Israel, so tinitignan natin. But, after nating malaman yung kasaysayan ng Israel, malakita natin na ano yung interpretation natin nito, diba? Ano yung nagkapatungkol nito sa buhay natin, diba? Ano yung mensahe nito sa akin, diba? So kagaya nung sila Joshua, no? Ay si Moses nung inilabas niya yung Israel sa Israelita sa from Egypt, di ba? Hindi sila pinabayaan ni Lord, sinamahan siya ng Panginoon. So kita natin, na-observe natin na sinamahan sila ng Panginoon. So pagkatapos noon, interpretation natin. So ikaw ba ay may tiwala sa Panginoon, di ba? Taos puso ka bang nananalangin kayo sa Panginoon o may relasyon ka ba sa Panginoon, di ba? Ibig sabihin, kung sila ginabayan ng Panginoon, ikaw din ay gagabayan ng Panginoon. Amen ba? So yung ito yung sinasabi na interpretation. Amen po ba? So ngayon, pangatlo, ito yung application naman. Paano to may apply sa buhay mo? So anong gawin natin? What is the solution kung i-apply mo to sa buhay mo? So anong gawin mo? Di ba? So ang gawin po natin ay manalangin kay Lord na tulungan tayo ng Holy Spirit na gawin yon. Dahil tayong lahat ay pinaging banal ng dugo ng ating Panginoong Isus at lahat ng mga ginagawa natin ay kasama natin ang Diyos na gumagawa. Amen? Kaya po, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Amen? Yung iba, ginagawa nila para lang matanyag, di ba? Maraming gumagawa ng mabuti para matanyag. I-desire natin na matanyag tayo sa mata ng Panginoon. Dahil sa mata ng Panginoon ay mayroong kasiguruhan dahil sabi niya dyan, sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita, nandun yung tiyak na tagumpay at nandun yung kasaganaan sa buhay. Amen? Kasi po, ang kasaganaan po na sinasabi dito ay hindi lang naman po sa material na bagay. Yung kasaganaan mo sa buhay, di ba? Ikaw, wala kang hindi na sa'yo nag-ano yung problema. Amen? Kumbaga sa ano, baliwala na sa'yo problema kasi alam mo na kasama mo ang Diyos na sumusolve sa mga problema. Lalo na ngayon, di ba? Pandemic, na may mga sabi sila ng mga COVID-19, no? Ikaw, hindi ka matatakot kasi nga alam mo na protektado ka ng Panginoon. Bakit? Kasi pinag-aaralan mo ito, kasi pinangahawakan mo yung pangako ng Panginoon. Kasi ito yung application eh. Paano mo may apply yung Word of God? Pangahawakan mo siyempre yung Word of God. Amen? Kaya yan po yung ating mga tips kung paano magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kasama po niyan siyempre ang prayer natin para maging ano. Kasi po, ulitin ko, yung pagbulay-bulay natin ng salita ng Panginoon, no, magbabasa ka lang, nagbabasa, tapos ay inahanap mo yung magandang ano niyan sa buhay mo, no,
ay di mo alam na close ka na sa Panginoon. Amen? So bakit si Moses ay nakapagtiis ng 40 days and 40 nights na dinamalayan doon sa mountain ng Mount Sinai, di ba? Kasi yung word of God nandun sa kanya. Amen? Nangungusap sa kanyang Panginoon at yung word of God namamanga siya doon sa word of God. So, amen? So, sa atin, ang salita ng Panginoon ay namamanga din tayo doon sa salita ng Panginoon dyan po sa Bible. Kaya nga, ini-encourage ko po kayo na magbasa ng salita ng Panginoon every day, o kaya sa mga hindi na rin nakakapagbasa, sa mga malabo ng mata. So, mayroon po tayong morning devotion kagaya nito upang tayo ay sama-sama pong magpalakasan. At yung mga salita ng Panginoon ay tunay nga po na napakaganda at napakasarap. Opo, kasi ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, no? Pag ikaw ay may problema sa buhay, sabi nga, hanapin mo yung Word of God, magpuri ka sa Panginoon, at sigurado yan, maya-maya, wala na yung problema mo dahil alam mo na ang Panginoon na yung kumuha sa lahat ng mga problema mo. Amen? Even sa mga may sakit, di ba? Maraming mga may cancer, may mga sakit, di ba, na akala nila ay wala nang lunas, pero nung lumapit sila sa Panginoon, natutong nagbulay-bulay ng salita ng Panginoon, gumaling yung mga may sakit, gumaling yung mga may cancer. Amen? So, ganun po kahiwaga ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay buhay, dahil ang Diyos ay may plano na maganda sa atin, dahil ang Diyos noon, ang Diyos sa nakaraan, ang Diyos sa kasalukuyan, at ang Diyos sa hinaharap, no? Ang inaharap na lang po, inaantay natin. Kaya sino po yung nakakaalam ng ating inaharap? Ang Diyos lang po yung nakakaalam. Kaya, ayan, saan natin gustong malaman yung inaharap natin? Nandyan po sa Bible. Kaya dapat tayo magbulay-bulay para maging advance tayo, no? Hindi yung advance ka mag-isip. Ang advance mag-isip, yung iniisip lang niya yung kamalian ng kapwa eh. Pero pag talagang advance ka mag-isip, dapat iniisip mo yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, salamat po sa buhay nyo. Tayo ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos at Hari ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat sa patuloy na pagbigay mo ng iyong mensahe ngayon. Pagbigay mo ng tip sa pagbulay-bulay ng salita. Salamat sa iyong mga promise, Panginoon, kami at magtatagumpay. And salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakiisa sa pagbulay-bulay na ito. Ang hiniling namin, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain, sila at kanilang buong sambahayan. I-cover mo sila ng iyong banal na dugo upang anumang banta ng kaaway ay hindi makapanig sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy mo silang yakapin, Panginoon, upang malayo sila sa anumang problema, anumang pagkatakot, anumang suliranin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigay mo sila ng maganda at masaganang buhay at masunod ang iyong layunin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Dakilang Ama, sa umagang ito. Patuloy mo kaming pagpalain ng iyong pabor ay patuloy mong ibus sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig at makikinig pa, Panginoon, sa mga salita mo ito. Kaya ano po, Diyos, ang bawat salita mo ay titibo sa puso at isipan namin in every morning devotion namin. Ikaw lamang ang patuloy na itataas namin, Panginoon. Maghari ka sa bawat pamilya. Maghari ka, mahari ka, Panginoon, sa bawat tagapakinig. Maghari ka, Panginoon, sa aming bayan. Maghari ka, Panginoon, sa aming barangay. Maghari ka sa aming mga workplace. Maghari ka, Panginoon, sa aming bansa. Salamat, Lord, sa iyong mga himala. Salamat sa lahat ng pagpapala. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.